Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto, huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. At ayan, kasama nga po ninyo ngayong hapon ang inyong online tutor, Tutor Pam, na handang-handa na muling magbigay ng higit sa kalahating oras. Ayan na, higit sa kalahating oras ng pagkatuto at pag-e-enjoy. Ayan, isang magandang hapon po muli sa lahat ng taga-subaybay ng itulay, hindi lamang para sa Filipino 10, bagkus para po sa lahat ng asignatura, sa lahat ng antas na sumasabay sa pagbabago ng edukasyon sa bagong buhay natin. Ayan, magandang araw po muli sa inyo. Kamusta naman kayo dyan? Hindi pa tayo nagsisimula, nakita ko na agad ang napakaraming pagbati. Unang-unang bumati po ay si Kylie Espinosa watching from Tarlac City, Burot Integrated School, Grade 7. Ooh, Kylie, welcome to Grade 10 Itulay class. Nakakatuwa na kasama ka namin. Ayan, nakita ko rin po ang pagbati. Magandang hapon po. Grade 10 student watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. Saan po ang Banquero Integrated School? Baka pwedeng pakicomment para naman si Tutor Pam e medyo maging maalam sa mga lugar natin, ano? Gayun din po, pagbati, ayan, mula, magandang hapon po, Francis Xavier Robles, 10 Diamond, Pinalagdan High School. Nakita ko rin bumati po, Mark Edward, magandang araw po. Present Teacher Pam, watching and listening from SDO, Mabalacat City, Pampanga, and Sir Rainier Garcia de Jesus, isa sa aking mga mabubuting kaibigan. Ayan, handang-handa na po ba tayong tumulay para sa pagbagong aralin natin? Mula po sa pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, sumama po ba kayo sa journey ni Dora? Naging Dora si Tutor Pam dahil nasa biyahe po ako noon, ano? Ngayon pa lang humihingi, ngayon
ako nagkaroon ng pagkakataong humingi ng paumanhin sa nangyaring paputol-putol na klase natin nung nakaraan, hinggil sa tula. Pero alam ko, naninamnam natin ito kasi pangalawang araw na natin pinag-usapan ang hele ng isang ina sa kanyang panganay. Hinimay lang natin ng konti ang tungkol sa tula, ano? Pero napag-usapan na natin ang tungkol sa hele ng isang ina. Okay, so mula sa pagmamahal ng isang ina sa kaniyang anak, pag-uusapan naman natin ngayon ang isa pang bagay, okay? Ang MILF kasi natin ngayon ay nakikita ang mga genre ng panitikan kung paano ito naiuugnay sa ating buhay. Ayan. So, sa pagkakataong ito, sige, ayan, magandang hapon po. Kim, ayan, Christian L. Sarmiento, 10 Diamond. And then, Angeline Mapilisan, good afternoon po. Chinelle Agustin, tama ba ako ng basa? Josephine Mamasig Camba, good afternoon po from Lanampin, NHS, SDO, Urdaneta City Division. Angie Cabrilla, magandang hapon, Tutor Pam, magandang hapon din po sa inyo. Ayan, so magsimula na tayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ayan, itulay Filipino 10 Quarter 3 at ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa maikling kwento. Tayo po ngayon ay nasa week 5. Marahil sasabihin ninyo sa akin ngayon, ano, Tutor Pam, no? Paulit-ulit na lang yata yung mga genre ng panitikan na ating pinag-aaralan. Yun yung magic. Kahit paulit-ulit, meron tayong inihahain para sa bawat isa. Hindi tayo nauubusan ng putahing kakainin para matuto araw-araw, di ba? Parang adobo lang yan eh, di ba? Iba-iba ang luto ng adobo pero patok na patok, suwak na suwak sa panlasa ng mga Pilipino. Ganun na ganun din ang panitikan. Kahit pasabihin natin maikling kwento, pinag-aralan mo na nung ikaw ay nasa ika-anim na baitang, nung first quarter, tapos ngayon third quarter, inaaral mo na naman pang limang linggo. Maniwala ka, may bagong pagkatuto. Kaya, simulan na natin ang ating talakayan. Ayan, John Lloyd Laureano, Brazil. Hello po, Lods, Teacher Pam. Ah, ang bigat mong Lods. Magkakasama tayo dito sa ating aralin. Ayan, so simulan po natin. Ang una nating dapat gawin na tandaan. Ayan, magbibigay ako ng apat na bagay na lagi sana nating pinakatatandaan sa ating pagtulay ng mga aralin. Una, kung nasan ka man ngayon, ngumiti ka. Palagay nga ako sa comment box ng smiley face para makita ko talagang ngumingiti kayo sa aralin natin ngayon. Sige nga, unang makasmiley face, patingin nga po ako. Sige, kung nakangiti ka na, tsaka ako magsisimula. Patingin ako ng mga smiley face sa ating comment box. Una mong, uy, Andrea Marie Faraon, una kang ngumiti para kay Tutor Pam. Mary Chris Cabrera, Christian Manansala Santos, Andrea Marie Faraon, Jenalyn Danga Concepcion. Oo, sunod-sunod ang ngiti, nakatutuwa naman yan. Kaya naman si Tutor Pam, hindi rin mawawala ang ngiti habang tinatalakay natin ang maikling kwentong tampok natin ngayong araw na to. Oo, nakatutuwa naman, napakadaming ngiting ibinibigay para sa Itulay Filipino 10. Angeline Mapilisan, Christian Sarmiento, Mark Edward. Yan, ngumingiti na tayo, no? Ikalawa, ang gusto sana nating lahat, tayo ay maghanda. Paano tayo maghahanda? Kung meron kayong mga papel o ballpen na kasama riyan, mas maganda. Kasi iti-take down notes natin. Kung gusto niyo namang i-screenshot, okay din yan. Pag nag-screenshot kayo, pwede nyo rin ilagay sa comment box para makita ko namang naghahanda kayo. Patingin nga ng picture ninyo na kayo ay nakikinig ngayon kay Tutor Pam at nanonood. Kung kayang picture ng sarili, mag-selfie, gawin nga po, ilagay sa comment section natin. Sige nga po. Ayan. O kaya screenshot na nanonood ka ngayon ng Filipino 10 Itulay. Patingin nga ng paghahanda. Tignan ko nga kung sinong unang makakapag-screenshot ng kanilang screen. Ayan, screenshot ng kanilang screen. At makapag-selfie na nanunood kayo o sumusubaybay kayo ngayon. Wow, napakadaming ngiti naman neto, Angie Cabradilla. Ayan, hi Sir Sensen. Hinihintay ko ang inyong selfie. Hinihintay ko ang inyong screenshot na nanunood kayo at sumusubaybay sa Itulay Filipino 10. Patingin nga po, pakilagay sa comment section. Ayan, maghanda. Sabi ni Tutor Pam, patingin ako ng inyong mga sarili na nanunood o sumusubaybay
ayan, sa ating palabas ngayong araw na ito. Sige nga po, pakisulat. Ayan, paki-screenshot. Next, makilaho. Anong ibig sabihin ng makilaho? Kung meron po tayong mga pagkakataon na sumagot o magsulat mamaya, ay pakisulat lamang po sa ating comment section gaya ng inyong ginagawa ngayon. Ayan. So lahat po ng inyong sasabihin, lahat po ng inyong maikukonekta sa ating talakayan ngayon ay maaari po tayong makilaho. Hindi lang ngayon kasi ang ika-apat na dapat nating gawin ay isabuhay. Okay? Ibig sabihin ng isabuhay, gagawin natin o kaya ililipat at ilalapat natin ang ating mga natutuhan ngayong araw na ito sa ating talakayan sa pang-araw-araw nating buhay. Kung handa na po tayo, thumbs up nga tayo. Thumbs up sa ating comment section. Thumbs up nga po sa ating comment section. Tingin ako, pa-thumbs up tayo. Ayan, so apat na bagay, ngumiti, maghanda, makilahok, at isabuhay. Go thumbs up sign. Ayan. Alright. So kung tayo ay handa na po, nais ko sanang tignan natin, sabay-sabay na basahin, ang isang quotation. Alright, we call this as a quotation. Hinango natin ito mula sa serye ng mula sa mga sinabi ng isa sa mga kilalang tao. Ayan. Oh, yung daming thumbs up. Maraming salamat. Alright, ang sabi po ni Martin Buber, ang mga mata ng hayop ay may kapangyarihang magsalita ng isang mahusay na wika. Ulitin ko ha, ang mga mata ng hayop ay may kapangyarihang magsalita ng isang mahusay na wika. Ano daw? Anong pagkakaunawa natin dito? Pakisulat nga natin sa comment section, ano pong pagkakaunawa ninyo dun sa ang mga mata ng hayop ay may kapangyarihang magsalita ng isang mahusay na wika? Ayon ito kay Martin Buber. Sige nga po, may gusto po ba itong ipahiwatig hinggil sa pag-aalaga ng mga hayop? O ito ay isang figurative language lamang at ginamit lamang na simbolismong isang hayop. Pero napakaganda nito ah, may kapangyarihang magsalita ng isang mahusay na wika. Yung mga mata ng hayop, aba, pati pala ang mga hayop ay kayang magpahayag ng kanilang kanilang nararamdaman sa kanilang mga mata. So ang kanilang mga mata daw ay sapat na para mabasa ang anumang nararamdaman nila, isang wika na daw, isang salita, isang pagpapahayag, isang komunikasyon na raw kapag tumingin tayo sa mga mata ng mga hayop. Sabi ni King Smart, stay with your family, hindi po natin ito, I would stay with my family together with my pet siguro, no? King Smart, ayan, pakitignan lang po itong comment section na to sa ating mga director. Next po, ayan, sabi ni Zyra May Siplaw Magbato, pwedeng makipag-usap. Maari daw po tayong makipag-usap sa mga alaga nating hayo sa pamamagitan ng mata. Tama po ba ako ng pagkakaunawa, Zyra, sa iyong sagot? Sabi naman po ni Sammy Uul, tama po ba ako ng basa? Ang kakayahan mula sa isang mainam na pag-oobserbahan sa kanilang paligid ay isang tila isang malawak na genre. Sabi ni Virge Gallego Lopez, kaya nila ipahayag ang kanilang nararamdaman. Analiza Baez Blanco, kahit sila isang hayop, kaya nilang makiramdam o magpahayag ng salita o kilos. Sabi ni Zyra May Siplaw Magbato, yes po, opo, pwedeng makipag-usap. Sabi ni Rod at siya, nakikita sa mata ng hayop ang kanyang nararamdaman. Ang tanong ko, sino rito sa inyo ang may alagang hayop? Sige nga po, paki-comment nga, ano ang alagang hayop ninyo sa bahay? Kung hindi mo personal na alaga, baka ang kapatid mo, ang inyong pamilya, may alaga, paki-comment nga po sa comment section ang inyong alaga. Ayan, sabi ni LV Malana Tupil, magandang hapon po, grade 10 student watching from Banquero Integrated School, Reyna Mercedes District. O, ito yata yung tinanong ko kanina kung saan po ito. Ayan, sabi ni Andrea Marie Faraon, meron daw siyang alaga. Ano po yung alaga mo? Sabi ni Sammy Uhul, aso, pusa, dami, aso, pusa, manok, no? Lahat po ba yan ay sa pamilya o sa iyo yung aso, sa kapatid yung pusa? Ayan, sabi ni Analiza Baez Blanco, ibon po. Ayan, sabi ni Ma'am Marisa Magay Mendoza,
Hayop man yan, may damdamin ding nasasaktan. Ayan, Josephine Mamasig Kamba, pusa at aso. Parang karamihan ng nakikita ko ay aso, pusa, ayan. Eto ngayon ang tanong ko, meron ako rito ang tatlong larawan. Ayan. Ayan, tingnan nga natin. Hi, Ma'am Erza! Magandang araw din sa'yo. Okay. So, tingnan natin ngayon yung tatlong larawan na naririto sa ating screen. Meron akong unang larawan ay aso, ikalawang larawan ay iguana, ang ikatlo ay baboy. Kung tatanungin kita ngayon, meron kang pagkakataon na mamili, wala ka kunwaring alagang hayop pa, alin dyan sa tatlong yan ang pipiliin mo? Sige nga, ito ba'y aso, ito ba'y iguana, ito ba'y baboy? Pakipaliwanag sa akin bakit ito ang pinili mo. Sige nga po, pakisulat sa comment section, alin sa tatlong ito ang pipiliin mo. Ang aso ba ang gusto mong maging alaga? Ayan, na normal na nagiging alaga yata halos ng marami sa atin. Ang iguana ba na tinatawag na one of the exotic pets that we could have? But hindi natin ito basta-basta pwedeng alagaan. Di ba kumukuha yata tayo ng permit para rito, no? Ang baboy na parang mas kakaiba, no? Hindi exotic pero parang kakaiba yata na magkaroon ka ng alagang baboy. Ang alam natin, inaalagaan ng baboy hindi para maging pet, animal, di ba? May ibang rason. So kung tatanungin kita, ayan, ano po kaya ang pipiliin mo? Sabi ni Mary Chris Cabrera, aso daw ang kanyang pipiliin. Bakit po kaya, Mary Chris? Ayan, hello Kylie Espinosa, Tutor Pam, sabi niya. O, sige po. Sabi ni Jelay Pascual Bawa, baboy, para pag malaki na, kakatayin ko pag birthday ko. O, ang isang baboy kaya ng ilang ulam nito, ilang patahe, no? Napakadami. Sabi ni Analiza Baez Blanco, aso po sapagkat ang aso ay alerto kung may ibang taong marunong silang makiramdam. Ayan. Okay. Sabi ni Gina Akbang, man's best friend ng aso. Parang familiar tayong lahat dito, no? Isa nga sa mga kilalang pelikula, yung, di ba kilala, tapos hindi ko matandaan, yung aso sa Japan na kilalang kilala na hindi niya iniwan yung kanyang amo. Kahit namatay, wala siyang sawa sa pag-aantay doon sa kanyang amo. Ayan. Sabi ni Sammy Ul, iguana. Ito isang halimbawa ng panitikan at wika na unti-unting binabago nito ang bihis ng wikang pambansa. Uy, napakaganda naman ng interpretasyon na yun, ha? Sabi po ni Mark Edward, aso po, Teacher Pam, hindi kanila iiwan at lubos din ang pagmamahal po. Sabi ni Christopher Coquilla, iguana po para mas dumami po sila dahil medyo kaunti na lang po sila ngayon. Pero hindi yata nga ganun kadali, ano, na mag-alaga ng isang iguana. Sabi ni Tatsky Tokero Feroling, ayan, kasi nakakawala ng stress ang aso, lalo na sweet yung aso. Sabi ni Ma'am Ezra, ako po aso kasi tunay po na man's best friend, hindi ka iiwan. Kahit iniwan ka na, bakit may ganun, Ma'am Ezra? Kahit iniwan ka na ng iba, nakikiramdam sila, malambing, mapagmahal at protective sila. Ayan, alright. Karamihan ng nakikita nating sagot ay may kaugnayan sa aso, no? Parang aso lahat ang pinipili. Maging si Andrea Marie Faraon, aso po, kasi po pwede mo din pong maging best friend at lagi kang babantayan po at lagi kang mamahalin. Ang tanong ko, ang baboy ba hindi kayang gawin yung sinasabi nating nagagawa ng aso para sa atin? Tanggalin lang natin sa equation yung iguana, ha? Ayan, sabi ni Ella Solito Kalimag, baboy po, Tutor Pam, dahil mapapakinabangan po ito. Salamat, Sammy. Oo, pinipilit kong alalahanin si Hachiko. Tama. Si Hachiko po yung aso sa Japan. Alright, thank you so much. So, sabi baboy, ayan. Hello po, guro sa Filipino mula sa Nagpandayan High School SDO Nueva Ecija, Ma'am Merly Joy Garante Delim. Magandang araw po. So, ang tanong ko ngayon, hindi nyo ba nakikita ang baboy na pwedeng maging kagaya ng aso? Malambing, man's best friend. Tatanggalin natin yung mapapakinabangan ito na pagdating ng panahon ay pwede mo itong katayin, yung gano'n, tanggalin natin. Hindi nyo ba nakikita ang baboy na magiging kagaya ng aso sa pamantayan, sa pagiging, ano tawag natin dito? Alaga. Ayan. Bakit ko naitanong yan, ano? Sabi ni Ma'am Analiza, natuturuan din naman po ang baboy, ma'am. So, nasa pagtuturo ba ito ang pag-aalaga natin? Sabi ni Sir Sensen,
Kasi kaya siguro karamihan po sa kanila ay asong pinili dahil maaari itong matrain as therapy dog. Marami nga akong naririnig na ganito, no? May mga hayop, specifically nga aso, ano, na ginagawa nating tinitrain para maging therapy dog. Ayan. So, sabi ni Ma'am Erza, pwede din po, malambing din naman po sila. Napanood niyo ba ang Babe Pig in the City? Hindi naman ito isang alagang hayop, ano? Alagang baboy, pero nakakatuwa yung baboy doon sa pelikulang yon. So, tingnan natin. Ah, sabi ni Christian Manansala Santos, napakagandang punto neto, Christian. Maraming salamat, ha. Nakikita po, depende po yon sa nag-aalaga. Parang siya sa'yo, no? Ikaw sa kanya. Magtatagal ang relasyon sa pag-aalaga ninyong dalawa. Boom! Pasok na tayo ngayon sa ating tampok. Yan, na panitikan. Ito ay pinamagatang ang alaga ni Barbara Kimenye, halaw sa salin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Coxon. Ulitin po natin. Boom! Sabi ni Jelay Pascual. Tama naman ako, ha. Alright, ang alaga po ni Barbara Kimenye, halaw sa salin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Coxon. Pinag-usapan na rin lang naman natin ang alaga. Alamin natin, ano ba itong isang akdang ito na nanggaling sa Africa na ating pag-aaralan sa ngayon? Ayan. Basahin ko lang yung sabi ni Sammy, ha? Maari pong baboy, pwede po siyang alagaan sa pamantay ng alaga at maaring may isang pag-aaral na iniuugnay, ang kanilang laman loob ay maaring maging alternatibo sa pamalit na nasi... Totoo po ba ito? Wow! Dapat alamin natin ito, ha? Magandang mapagtuunan ito ng pansin. Ayan, maraming salamat po, Sir Sammy. So, puntahan na natin, makinig, sabay-sabay nating basahin ang maikling kwentong pinamagatang ang alaga. Babasahin ni Tutor Pam, pakisundan ng inyong mga mata. Ang alaga. Naniniwala si Kibuka na hindi... lagyan natin ng pointer. Ayan. Na hindi para sa kanya ang pagre-retiro. Isa siyang mapagkakatiwala ang kawani ng Gumbola Headquarters. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ano bang ibig sabihin ng magretiro? Dito sa ating bansa, pag nagretiro ka, ibig sabihin, sige nga po, pakilagay nga po sa baba, ano bang ibig sabihin ng pagre-retiro? At ano ang alam nyong edad ng pagre-retiro dito sa Pilipinas? Ayan. Ano ba ang ibig sabihin ng retirement? Retiro, pagre-retiro. Ilang taon ba para ma-obliga ka ng mag-retiro? Ayan. Sabi ni Zyra, retired. So ano po yung retired? Sabi ni Mark Edward, lahat ay lika ng Diyos ng pantay-pantay. Ayan. Tama po. Pwede po lahat alagaan yan. Kaya nga dapat tayo inaalagaan. Pag hindi na tayo inalagaan, umalis na tayo sa relasyong yan. Oh, boom ulit. Okay, sabi ni Jessica, pahinga. Pagpapahinga, sabi ni Andrea Marie Faraon, ang meaning po, yung mawawala po siya sa trabaho. Sabi ni Ma'am Marisa Mendoza, 65, ang retirement age sa Pilipinas. So ipagpalagay natin na nasa halos ganung edad na rin siguro, okay, si Kibuka, okay, at yung mga sasabihan ng Komisyon ng Serbisyo Publiko na kailangan na nilang magretiro. Ayan. Sabi, tuloy natin, ha, ngayon gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog ng kalansanda na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano ang kanyang haharapin. Okay, ibig sabihin kasama si Kibuka sa mga magre-retiro. So doon na siya ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano ang kanyang haharapin. Ang bigat nito, ulitin natin, na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano ang kanyang haharapin. Ano kaya yun, no? Alamin natin mamaya paano natin i-interpret itong sinasabi na ito. Nagkataon pa na ang matalik niyang kaibigan na si Yosefu Mukasa ay nasa Budu country para sa pagnenegosyo. Naisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang.
marami po sa mga nagre-retiro, no, ganito yung kanilang nararamdaman. Kayo po ba ay may kakilalang retired na? Ganito rin po ba sila? Medyo naging pessimistic o naging negatibo ang tingin sa kanilang buhay? Okay. Yan. Sabi ni Rhoda Chan, matatapos ng serbisyo daw ang ibig sabihin ng retiro. Tuloy natin, ha? Sa ganoong sitwasyon, nakarinig siya ng tunog ng paparating na kotse. Dumating ang pinakamatanda sa kanyang mga apo. Mataas, payat, at kaboses ni Kibuka. Ayan, sino daw yung dumating? Ang kanyang apo, panganay na apo. Yun ang kanyang, yun yung dumating. Okay, tuloy natin, ha? Masayang-masaya si Kibuka habang nanginginig na niyakap ang apo. May dala itong maliit na biik na pasalubong nito kay Kibuka mula sa farm school. Okay. Bakit kaya sa tingin nyo masayang-masaya si Kibuka tapos habang nanginginig-nginig pa siya na niyakap niya yung kanyang apo? Bakit kaya sa tingin nyo? Bakit sobrang parang ganun yung kasiyahan ni Kibuka nang dalawin siya ng kanyang apo? Ano yung pwede nating maisip? Sige nga po, ilagay natin sa comment section. Ano yung pwede nating maisip? Bakit sobrang saya ni Kibuka nung nakita niya yung apo niya tapos nanginginig-nginig pa siya na niyakap niya yung kanyang apo? Sige nga po. Anong posibleng rason? Natuwa siya sa pasalubong? Kaya ba sobrang saya niya na nakita niya si Kibuka? Anong possible na rason? Kaya sobrang saya ni Kibuka na nanginginig-ginig pa niyang niyakap ang kanyang apo. Ayan. Sige, antayin ko yung sagot niyo, ha? Sabi ni Sensen, na-miss niya ang apo niya. Baka po puro work siya all her life. Aray naman, Sir Sensen. Ako ba ang kausap mo? Oo, no, posible ito na ngayon lang ulit nakita ni Kibuka ang kanyang apo. Maaring iba't ibang dahilan. Maaring sa parte ni Kibuka, siya yung naging busy. O maaring yung kanyang apo na meron din sariling buhay. O pwede rin na, ayan, sabi ni Ma'am Josephine, sobrang na-miss niya ang apo. Na-miss, matagal po silang hindi nagkita, sabi ni Kim Joshua Mendoza. Yun, maaring distance. Proximity, malayo talaga sila, aminin niyo yan. Kayo ba nadadalaw niyo pang inyong mga lolo't lola? Kasama niyo ba sila? Kung hindi niyo kasama, nadadalaw niyo ba sila? Ngayon, hindi. Possible. Pero kailan niyo sila huling nadalaw? Pag may okasyon niyo lang ba sila dinadalaw? O talagang sinasadya ninyong dalawin ang inyong mga lolo at lola? Yan yung pinakatanong natin, eh, no? Sinasadya niyo ba silang dalawin? O kapag may okasyon niyo lang sila binibisita? Ayan. Sabi ni Andrea Marie Faraon, kasi po, nakita niya na po ang kanyang apo at masaya na sila at magkasama sila. Ayan. Wala pa po ako apo. Ayan. Ah, very good, Jeneline. Kundi nadalaw. Ayan. Kinuha ng apo ni Kibuka ang itim na biik. Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya nakakita ng napakaliit na biik. Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa Markansas ang biik at kakausapin si Miriamo na ihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa hapunan para sa pag-uwi ni Yosefo. Nagdalawang isip si Kibuka para sa planong gagawin sa biik sapagkat sunod ng sunod ang biik at bawat pag-upo niya, laging nasa paanan niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Parang taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka. So dapat pala ang gustong mangyari sana ni Kibuka ay ihahanda yung biit bilang espesyal na pagkain para doon sa kanyang kaibigan. Pero bigla siyang nagdalawang isip kasi yung biik sunod ng sunod sa kanya. Ayaw humiwalay sa kanya, no? Tignan natin ang kasunod na nangyari. Nalaman sa buong kalansanda na may alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng matoke para sa alaga niyang baboy. Sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala ng matoke. Sa salita kaya natin o sa kultura natin, ano kaya itong matoke na to? Saan nyo kaya ito maiuugnay? Ano kaya yung matoke na binibigay ng mga kapitbahay ni Kibuka para sa kanya, para maging pagkain ng baboy? Ano kaya yung matoke? Sige nga. Ayan. Pagbati, Princess Anne Santos Nicolas. Good afternoon po. Grade 10 Diamond, watching from Pinalagdan High School, SDO, Bulacan.
Mark Platon, ayan, ang pagkakaroon ng homesickness ay nagiging dahilan ng pagka-miss ng taong minamahal. Sabi ni Sammy, kaning baboy daw, ang matoke, katumbas, okay? Sabi naman ni Mark Platon, ipa ng palay. Sabi ni Erza Ulep, kaning baboy. Ma'am Erza, hello. Natutuwa ako, kasama kita ngayon. Ayan, so iniuugnay natin ha, yung tawag nila to sa pagkain binibigay ng mga kapitbahay. Sa kung ano yung tawag natin dito sa atin, sa lipunan natin o sa kultura natin. Ayan, kaning baboy daw, kaning baboy. Sabi ni Roda Chan, kangkong? With a question mark. Okay. Sa madaling sabi, yung matoke, ito yung binibigay ng mga kapitbahay na maaaring kainin ng baboy. Okay? So sila na yung nagbibigay. Sabi, sa kwento natin, ito lamang ang baboy na napakalinis dahil sa naaalagaan ito ng maayos. Dahil dito, pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kanyang paanan. Naging mabilis ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa maayos na kapaligiran at higit sa lahat, na pamahal na iyon kay Kibuka. Posible po ba yon? Sa tingin ninyo, yung alagang baboy na hindi naman dapat maging pet, hindi ito ginugroom na maging alaga, ay magiging isang alaga at mapapamahal sa amo? Sige nga po, may nagsabi kanina nakadepende sa pag-aalaga. Ayan. So ibig sabihin kahit hindi mo gusto, basta naalagaan ka, no, maaaring tumipok ang iyong puso. Ganun ba yun? Ayan. So tingnan natin ang inyong mga sagot kung tama ba ang pagkakaunawa natin na napamahal nga yung baboy na kay Kibuka. Sabi, sa araw daw malayang nakakagala pa ang baboy, kaso laging nahuhulog sa ilog. Ayan, sabi ni Rodora Chan, maaari, lalo na kung napamahal na ito sa iyo. Okay, ayan, opo naman, sabi ni Christian Manansala Santos. Sabi ni Kim Joshua, opo. Sabi ni Annalisa Baez Blanco, posible ma'am, kasi po itinuturing pong tao ni Kibuka ang alaga niya. So nakadepende talaga sa tao, no? O nakadepende dun sa nag-aalaga kung paano mo tinitignan ang mga bagay na mayroon ka. Sabi ni Mark Platon, opo, may naging dokumentaryo na ang alagang baboy ay naging kapamilya. Ayan, Sammy, lahat ng hayop maaari dahil may damdamin din sila. Sabi ni Ma'am Erza, opo, anak ko Miss Pam, gusto niya mag-alaga ng pig. Oh, talaga po? Oo, sige, push natin yan, Ma'am Erza. Sabi ni Lorenzo de los Santos Jr., kung yung baboy naman po ang source of happiness ni Kibuka, mapamamahal po talaga siya. Ay, alam mo po, Sir Lorenzo, na totoo ito. Lahat ng bagay na nagdudulot ng saya sa atin, ano, napamamahal sa atin, hindi natin sinasadya. Diba? Pero nakikita natin kung paanong nahuhulog yung damdamin natin sa lahat ng bagay na nakakapagpasaya sa atin. Parang, oo nga, basta source of happiness, we really easily get attached and fall in love with it. Diba? Kaya mahirap ang detachment din. Kasi pag nawawala na yung ningning o yung saya, doon na natin napapansin na parang may kakaiba na, no? Kaya dapat patuloy nating inaalagaan ang anumang bagay na mayroon tayo, hindi lang sa mga panahong masaya tayo. Oh, ano na yung sinasabi ko? Okay, sabi ni Mark Edward, opo teacher Pam, pag-aaruga at pagkalinga, tunay na pagmamahal. Tama yan. So tingnan natin, ha? Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa kalansanda. Karaniwang, sabi ni, opo ni Mark Edward, ayan. Karaniwang naliligo, nagtatampisaw ang mga taga-kalansanda sa nasabing ilog. Naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng alagang baboy ng mga batang naglalaro na maaring hulihin at dalhin sa gitna ng ilog at lunuri ng baboy. Mark Edward, opo teacher Pam, pag-aaruga at pagkalinga, tunay na pagmamahal, teacher Pam. Tama, tunay na pagmamahal. Eto, normal ba maging protective tayo? So yan, pansinin nyo itong paragraph na to. Naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng alagang baboy ng mga batang naglalaro. Yung kanyang isip, natatakot siya na baka yung kanyang alaga ay paglaruan ng mga bata. Normal ba ito na maging protective tayo sa mga bagay o sa mga tao o hayop na napamamahal sa atin? Sige nga po, patingin ako ng inyong sagot. Normal ba na parang tayo ay laging takot na maaaring may mangyaring masama o may gumawa ng masama sa mga tao o hayop o bagay na mahal natin?
Ayan. Posible ba na nagiging protective tayo sa kanila? Ako, very protective ako sa mga anak ko. Opo, opo. Sabi ni Jeneline, advance po siya mag-isip. Oo, naging advance tayo mag-isip sa mga ganitong bagay, ano? Sabi ni Sir Sensen, yes, may pagka-territorial ang tao. I like that term. May pagka-territorial ang tao sa mga inaakalang possessions niya. I definitely like that term. Okay, Mark Platon, opo, lalo na kung ito ay napamahal na sa atin. Ayan. Sabi ni Shireen Zay Miguel, opo, Rodora Chan, ayaw nating mapahamak ang minamahal natin. Ayan. Sabi ni Annalisa Baez Blanco, opo, dahil nga po sa napamahal na siya sa atin. Ayan. Nangyari ba yung kinatatakutan ni Kibuka? Tignan natin, ano? Hindi ito mangyari, para daw hindi mangyari itong kinatatakutan niya. Tuwing magdidilim na, pinapasyal niya ang alagang baboy, na kinasanayan ng makita ng mga taong kalansada. So parang binibigyan niya ng chance yung iba na makita ito pag magdidilim at hindi niya hinahayaang nasa ilog lang. Sabi ni Sir Sammy, normal na maging protective dahil may emosyon tayong protection, ang protection na ng mga bagay o hayop na napalapit sa atin at naging parte ng pamilya. Instinct. Tama po ba ako, Sir Sammy? Yun ang gusto natin sabihin, ano? Parang whatever it is na nararamdaman natin, na parang it's human instinct na maging protective tayo. So, tuloy natin ang ating kwento, no? Ayan, isang araw, habang papunta si Kibuka sa sagradong puno, nasagasaan si Kibuka at ang alagang baboy ng isang motorsiklo. Oh, pati pala nung kwento dun sa Africa, no, motorsiklo involved. Kaya sa lahat ng nagmamotorsiklo, ingat tayo sa pagmamaneho. At sa lahat ng nasa kalsada, kahit nasabihin nating nag-iingat tayo, hindi pa rin natin alam ang aksidente. Ayan. Nang magkamalay na siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kanyang katawan maliban sa isang balikat na sumasakit at sa dugo sa mga kamay niya. Nakilala niya ang driver na si Nathaniel King Gundu na tila hindi naman gaanong nasaktan. Nakalulungkot pa rin kahit nasabihin natin ano na aksidente tapos nakaligtas, wala namang binawian ng buhay. Masakit pa rin sa damdamin na malaman natin na may mga taong nasaktan in a way. Okay. Mula kung saan, narinig nila ang napakalakas na pag-iyak ng alagang baboy ni Kibuka at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Nakita nilang naipit ang ulo ng baboy. Dumating si Musisi, ang hepe ng Gagambola. Kinuha niya ang pahayag ni King Gundu at pagkatapos nilapitan si Kibuka at pinipilit na isakay sa kanyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya. Maari po nating ilagay sa likod ng ating sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung puputul-putulin na ito ng matadero dahil hindi na ito maaring magtagal sa klase ng klima ngayon. Anong mangyayari dun sa baboy? Sige nga, anong naunawaan ninyo dito sa sinabi? Ayan, ni Musisi. Ano kayang mangyayari dun sa baboy? Sabi, maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan. Ayan, kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung puputul-putulin na ito ng matadero dahil hindi na ito maaring magtagal sa klase ng klima ngayon. Anong pagkakaunawa natin dito? Anong nangyari? Oh, sabi ni Kim Joshua Mendoza, kakatayin po yung baboy. Sabi, ayan, basahin natin. Sabi ni Kim Joshua, kakatayin na po. Mamamatay na po, sabi ni Marie Chris, ni Mark Platon. Sabi ni, ayan, sabi po nila, kakatayin. So tingnan natin kung ano ang mangyayari doon sa ating baboy. Ayan. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kakainin ang napamahal na alaga, kaya't ililibing niya ito. Ngunit natitiyak niyang hindi siya tutulungan ng mga taga-kalansanda na gawin ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi ang magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Ano kaya sa tingin niyo yung naisip ni Kibuka dito sa linyang ito? Sa bandang huli,
Naisip niya na bakit hindi nga magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Ano kaya yung naisip niyong naisip ni Kibuka? Okay, bakit niya nasabing bakit hindi kaya magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay? Ayan, magpapaalam na po ako sa aking direktor. Mag-extend lang ako ng ilang minuto po, ha? Ayan, at sa aking kasunod, pasensya na po. Ayan, so sa tingin nyo ba, ipapakain niya yung baboy sa kanyang mga kapitbahay bilang kapalit ng pagpapakain din nila dito sa kanya? Ano kaya sa tingin natin yung naisip po ni Kibuka dito? Ayan. Okay, tingnan natin, ha? Dinala sa Dugumbola headquarters ang nasabing alaga ni Kibuka at ipinahati-hati ito sa askaris na naroroon. Sino man ang gustong kumain ng baboy ay, ayan, sino man ang gustong kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag-ikapito ng gabi. Ayon kay Musisi na siya nang nag-asikaso sa namatay na baboy. Sa pagbalik ni Kibuka sa kanyang tahanan, ginamot niya ang kanyang balikat ng gamot na karaniwang ginagamit niya sa anumang sakit na nararanasan niya. Umupo sandali habang umiinom ng tsaa. Dumating si Musisi. Habang papalis na si Kibuka upang tignan kung ang patay na alaga niyang baboy ay nadala kay Yusefo at Miriam. Hindi pa sir, ngayon ko palang dadalhin doon. Ibig ba ninyong sumabay na sa aking pagpunta roon? Pumayag si Kibuka na makisabay. Kinuha ni Miriamo ang pata ng baboy at ang interest naman ni Yusefo ay ang mga detalye ng aksidenteng naranasan ni Kibuka. Inabot sila ng tanghalian. Matagal silang hindi nagkita, kaya magiging masarap ang pagkain nila ng pananghalian. May ilang sandali na nalulungkot siya sapagkat alam niya na karne ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinakain ito. Ano ang pagkakaunawa natin? Ayan, sa ating nabasang kwento. Ayan. So, kakainin nyo rin po ba yung inyong alaga? Saka sakali pong ganito rin yung mangyari. Kung mamamatay pong inyong alaga, kakainin nyo rin po ba ang inyong alaga? Sige nga po, tignan natin ang inyong mga sagot. Kakainin po ba ninyo ang inyong alaga kung sakaling ito na yung last resort? Ayan. Kasi ang ginawa, kinatay na yung baboy, ipinamahagi. Ayan. Ah, minsan sa buhay ng tao, kailangan nating magsakripisyo para sa nakakarami. Dahil ito ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Handa mo ibahagi ang iyong sarili. Ang bigat. Pero napakaganda ng realization na yun, ha? Pagsasakripisyo at pagbabahagi ng sarili. Ayan. So, tingnan natin. Isasakripisyo daw at ibabahagi ang sarili. Ang pinakapunto ng ating talakayan ngayon, ayan, sinasabi lamang natin na ang mga akdang pampanitikan, katulad ng maikling kwento, kagaya nitong binasa natin ang alaga, ay ibinabahagi sa atin para basahin natin. Para magkaroon tayo ng kamalayan sa mga pandaigdig na pangyayari sa lipunan. May mga kwento tayo na hindi nalalaman. Minsan kasi akala natin, ang mundo lang natin ay yung mundong ginagalawan natin. Na nakakahon lang tayo. Na yung problema natin, tayo lang ang nakakaranas. O kaya hindi natin naiisip na yung kasiyahan natin ay maaring nararamdaman din ng iba. Minsan, ang akala natin, yung abot tanaw lang natin, yun na yung nakikita natin, yun na yung nararamdaman natin, yun lang yung alam natin. Pero, salamat sa panitikan, lalo pa ang mga maikling kwento, nabubuksan ang ating kamalayan, nabubuksan ang ating isip, inaabot ang ating puso para maranasan at maramdaman natin na mayroon tayong mga bagay na dapat matutuhan, dapat tanggapin, dapat unawain. At sa pamamagitan nito, kaya nating maunawaan at mabago yung lipunang ginagalawan natin. Kagaya nito, di ba akala natin ang pag-aalaga ng baboy, yung pagbibigay ng kaning baboy dito lang sa Pilipinas. Pero tingnan natin, ha, may iba pa palang mga lugar. Yung pagkasabik sa apo, nakita natin na hindi lang pala ito kulturang Pilipino, di ba? Yung sobrang attachment mo sa alaga mong hayop, hindi lang pala ito Pinoy na Pinoy.
Buong mundo pala nararanasan ng ganitong mga bagay, di ba? Nakikita natin. Kaya ang tanong natin, eto, bago tayo magtapos, babasahin ko ah, sabi, mabubuhay siya sa kanyang maliit na dampa na may maraming babalikan, ngunit walang haharapin. Ano kaya sa tingin nyo yung damdaming ng ibabaw sa tauhan? Ulitin ko ah, mabubuhay siya, di ba, upon retirement, nung nagretiro na siya. Sabi dun sa description sa kanya, titira na lamang siya sa kanyang dampa. Ang sabi, mabubuhay siya sa kanyang maliit na dampa na may maraming babalikan, ngunit walang haharapin. Ano kaya ang ibig nating sabihin dito? Sa tingin natin. Sige nga po. Ayan. Diba? Ano yung kanyang nararamdaman? Kalungkutan. Ayan. Ay, sabi ni Lou, para po sa akin hindi. Bagkos ililibing ko siya sa certain place na pwede ko siyang dalawin so that I could remember all the memories ko kasama yung alaga ko. Mm-mm. Alam niyo, meron ako kakilala. Pinaano niya, anong tawag natin doon? Parang pina-freeze niya yung aso niya, tapos pina-frame niya. Chinuchutoran ko yun dati yung family nila nung nasagasaan yung aso nila. So pinagawa niyang parang stuffed animal, tapos naka-ano siya, naka-display doon sa kanila. Ayan, ang realization dito ay kalungkutan, pagkaawa sa kanyang sarili. So ano ngayon yung nais ko sanang maintindihan nating lahat dito? Panghihinayang daw, ayan, sabi. Nais ko sanang maunawaan nating lahat, okay? Na ang bawat isa sa atin, pagtanda, habang nagkakaedad tayo, habang papunta tayo dun sa age na hindi na masyadong bata, ayan, nangangailangan ng bawat isa sa atin ng kasama, ng kausap. Hindi lang ito nakikita sa mga bagay na material eh. Hindi lang ito nakikita dun sa mga bagay na kayang bilhin ng pera. Nakikita ito sa pamilya, sa mga kaibigan. So sana wag nating antayin, oo, salamat at meron tayong mga hayop na maari natin mapagtuunan ng pansin, na maaring maging alaga, maaring maging kasama. Pero higit pa dito, iba yung tao, iba yung pamilya. Diba? Ang alaga mula sa mga taong malapit sa'yo, ang alaga ng mga taong nagmamahal sa'yo. Ayan. Sana meron tayong natutuhan sa munting pagbabahagi na ginawa natin ngayong araw na ito. So anumang, ayan, sabi ni Sammy, alaga. Oy, nakagawa siya ng ano natin? Ang tawag natin dito? Acronym? Hindi. Ang tunay na pagmamahal, laging handang ialay ang anumang meron ka gamit ang pusong angat sa lahat. Ayan, pag-aaruga ang kailangan ng mga mahal sa buhay. Kung kayo ay sumasang-ayon sa aral natin ngayong araw na ito, pengi namang puso para kay Tutor Pam, palagay sa ating comment section. Puso, kung kayo ay sumasang-ayon na higit sa lahat, pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay, ang ating makapagtatawid sa kalungkutan. Pero dapat, niyayakap din natin ang ating mga sarili. Dahil bago tayo makapagbigay ng pagmamahal sa iba, dapat minamahal muna natin ang ating sarili. Salamat, Mark Platon. Yes, acrostic. Ayan. Ayan. Teach me, Lord, to number our days, sabi sa Bible. Ah, nawala. Ayun. We will reap anuman ang ating itinanim. Kaya habang may panahon, magamit natin para sa ating mga mahal sa buhay, trabaho, kaibigan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumama muli sa atin ngayon. Dito po sa ating Itulay para sa Filipino 10. Muli po ang aming paanyaya. Una, subaybayan ang maraming episodes ng DepEd TV sa IBC 13, ganun din po sa DepEd official Facebook page, ganun din po sa ating YouTube channel. At syempre pa, hindi nawawala ang Itulay sa paggabay sa ating mga problema o sa ating mga hindi nauunawaan sa ating mga aralin. Handang-handa ang inyong mga tutor na umagapay at gumabay sa lahat ng aralin. Maraming salamat po. Tunghayan ang ating senior high school, gayon din po ang ating ALS, at lahat ng araw dito sa Itulay. Hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat po. Tutor Pam, next Wednesday. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!